ating mundo ay punong-puno ng mga kalat na mga sinaunang wasak na istruktura mula sa sinaunang mundo. Mga ipintayo gamit ang mga nagdaramihang kamay ng tao mula sa pinakamalalim at pinakamatagal na sinaunang nakaraan. Bagamat ang iba sa mga ito ay may detalyado at dokumentong mga kasaysayan at katunayang istorya, subalit marami pa rin sa mga ito ay punong-puno ng mga misteryo at talagang nililito pa rin ang mga archaeologists. Kaya't ang ating imahinasyon ay minumulto pa rin ng mga ito. Sino ang gumawa ng mga istrukturang iyon? Kailan ang mga ito ay nabuo? Ano ang layunin ng mga ito? At ilan pang mga nakatagong sinaunang istruktura ang nagkukubli na naghihintay lang na madiskubre? Kaya samahan niyo ako, dahil sa bidyong ito ay pupuntahan natin ang limang mga misteryosong sinaunang istruktura at syudad na hindi pa rin maipaliwanag ng mga archaeologists. Kaya simulan na natin! Number 5, ang Piramid ng Buwan. Sa Teotihuacan, ang isang sinaunang syudad sa Mexico ay isa ng matagal na kilala sa kanyang kahanga-hanga at misteryosong napagandang istrukturang tanawin. At pagkatapos, noong 2017, may natagpuan silang panibago sa lugar na ito na mas nagbigay pa ng mas malalim na katunayan patungkol sa misteryo nito. Nang ma-scan ang kabuuang lugar nito na gamit ang modernong teknolohiya, ito'y nagpapakita na doon ay mayroong nakatago na daanan papuntang direkta sa sagradong piramid na tinatawag nilang Piramid ng Buwan. Ang lagusan na iyon ay perpektong diretsyo na nakaupo sa bilugang butas sa may 33 talampakan sa ilalim ng lupa. Ikinagulat ito ng mga eksperto at inisip nilang malamang ito ay sumisimbolo na nagpepresenta ng daanan ng isang daigdig sa ilalim ng lupa. Ang katotohanang hindi natin alam na patungkol dito ay nagbibigay ng malaking misteryo na kahit na ang mga mamayan ng Teotihuacan ay iniwan ang napakalaking mga monumentong ganito, ay wala pa rin tayong mga malinaw na kaalaman kung paanong ang mga ito ay nabuo, paano nila ito binuo, bakit nila ginawa ang mga ito, o kaya naman ay ano ang kanilang mga paniniwala. Ang lagusan ay natagpuan gamit ang electrical resistivity tomography na kung saan pinapadaanan nito ng electrical charge ang istruktura nito at doon ay nahanap ang mga puwang at mga hugis na walang laman. Kung sakali man makapasok tayo sa loob ng lagusan upang malaman ang patungkol sa mga taong gumawa nito, marahil ay mas mapapalapit na nating malalaman ang katotohanan kung bakit ang isang buong sibilisasyon ay mukhang naglaho sa loob lamang ng isang buong gabi noong 8th siglo. Number 4, Machu Picchu, Peru. Ang Machu Picchu ay walang duda at pagtatalo-talo na masasabing isa sa pinakakaakit-akit na lugar sa buong mundo. At bakit nasabi ito? Dahil sa loob ng syudad na ito ay makikita ang pinakaloob na imperyo ng Inca. Ang sibilisasyong ito ay malawak na namuno sa South America ng matagal ng panahon. At ang mga teritoryo nito ay kasama na diyan ang Bolivia, Argentina, Chile, Peru at marami pang iba. Subalit, sa napakahabang panahon, hindi natin alam ang patungkol sa mga ito hanggang sa ang Machu Picchu ay natagpuan. Ito ang pinakamalaking syudad ng imperyo nito at dahil dito, marami tayong natutunan. Isa sa mga nakakagulat ng diskubre sa syudad nito ay mukhang nawawala ang pinaka-importanting bahaging aspekto sa kabuuang lugar ng syudad na karaniwang mayroon ang ibang sibilisasyon sa buong mundo. Wala itong palengke sa syudad nito at mukhang ganun din ang iba pang mga syudad na bahagi ng imperyo nito. Wala itong palengke. Kaya diyan, mapapaisip ko na lang kung papaano sila bumibili ng kanilang mga pagkain o kaya ay nakikipagkalakalan ng mga bagay-bagay o kaya naman ay paanong sila ay nakikipaghalubilo sa bawat isa. Ang ilang mga sibilisasyon noong unang panahon ay ipinapatayo ang kanilang syudad sa palibot ng palengke. Subalit, hindi ganoon ang mga Inka. Pero bakit? Yan ay patuloy pa rin nating pinag-aaralan na iniintindi ang kanilang sibilisasyon at kung paano nilang naipatayo ang kanilang mga syudad at mga monumento doon sa napakataas na mga lugar. Number 3, ang Derinkuyu sa Turkey.
Ang Turkey ay isa sa mga tahanan ng isa pang sinaunang kamangha-mangha at misteryosong lugar. Yan ang Derinkuyu. Ang konsepto ng paggawa ng isang buong syudad sa ilalim ng lupa ay mukhang isang pantasya na makikita lang sa mga pelikula. Subalit, marami mga kultura ang nakagawa na ng mga naglalakihang mga syudad sa ilalim ng lupa. Sa Turkey ay matatagpuan ang napakadaming syudad sa ilalim ng lupa at hindi lang sa ilalim ng lupa, pati rin sa mga kuweba. Pero pagdating sa Derinkuyu ay masasabing isang buong istorya. Ang syudad na ito ay isang sinaunang syudad na pabalik pa ang bakas nito mula sa 8 siglo before Christ. Ang Christianity ang pumalit na nanguntrol at nagpalawak ng mga tirahang lugar sa ilalim ng lupa na inabot ang kasikatan nito noong papasimulang panahon ng Byzantine Empire noong ginamit ito ng mga Kristiyano na isang taguang lugar noong panahon ng digmaan ng Arab at Byzantine. At noong katanyagan nito, ito ay ginamit ng mahigit sa 20,000 katao na sobrang nakamamanghang dami ng mga tao naninirahan at namumuhay sa ilalim ng lupa nito. Na kung babalikan ang record nito, ito ay nangyari bago pa ang taong 1000. Kaya wala silang mga modernong advanced na kagamitan na kagaya ng sa atin ngayon. At kinakailangan nilang alalahanin ang malinis na kapaligiran, maayos na bentilasyon, mga kabuuang seguridad at kabuuang kalinisan. Para maging malinaw lang, hindi ito lugar na squatter o yung palipasang syudad. Dahil ang lugar na ito ay may mga simbahan, mga kusina, mga area para sa mga alagang hayop at maging ang area na nalagyanan o imbakan na gawaan ng mga alak. Isa nga talaga itong sibilisado at isang buong maayos na syudad sa ilalim ng lupa. Pero bakit nga ba ang syudad ay nasa ilalim ng lupa? Sinasabing ito ay gamit na isang ligtas na paraisong lugar para sa mga tao. Dahil sa kasaysayan nito ay mayroon na silang mga napakadilim at napakasamang panahon. At dahil na rin sa napakarami mga kaguluhan at digmaan na nangyayari sa itaas ng kalupaan. At kinalaunan, ito ay ginamit ng mga Kristiyanong nakatakas na nakaligtas na nagtago mula sa imperyo ng Ottomans. Ang lugar na ito ay isang ligtas na paraiso na may napakarami mga sekretong daanan na pasukan at labasan na kung saan ang mga tao ay maaaring makapagdala ng mga pagkain at makapagbigay ng serbisyo at magpatuloy sa kanilang mga araw-araw na pamumuhay na may koneksyon pa rin sa kanilang kaligtasan. Mapapaisip ka rin kung minsan dahil kinalaunan ang syudad ay kumpletong ipinasara. Pero sa kung anong kadahilanan, ito'y muling aksidenteng binuksan. Noong dumating ang taong 1969, mahigit sa 200 syudad sa ilalim ng kalupaan nito ang mga nadiskobre na sa region na iyon. Number 2, ang Templo ng Kalasas. Hindi lang ang mga mamayan ng Ethiopia ang nakagawa ng nakabuo o nakakorba ng mga naglalakihang templo mula sa mga malalaking bahagi ng bato. Dahil narito ang isa pang halimbawa ng sinaunang panahon nito at ito'y matatagpuan sa India. Ito ang Kalasas Temple na isa sa pinakamalaking tinatawag na monolithic na gusali o yung higanting gusali na yari sa higanting mga bato. Pinaniniwalaan ng mga daan-daang mga grupo ng mga sinaunang tao ng Hindu at mga 20 taon ang kinakailangan upang mabuo na maikurba o maiukit ang kabuuang templo na siya namang iniutos ng hari doon na ipatayo ito na sinasabing nanalo sa kanyang kahilingan mula sa Diyos. Sinasabing noong ang kanyang minamahal na asawa ay nagkasakit ng malubha, nanalangin siya kay Shiva na kanilang Diyos at nangako na magpapatayo ng pinakamalaking templo kapag ang kanyang asawa ay nakarecover na nabuhay. At nakarecover nga ito kung kaya't tinupad ng hari ang kanyang pangako. Marahil ang banal na koneksyon dito ang siyang dahilan kung bakit nakagawa sila ng isang imposibleng istrukturang ganito na kagaya na gawa ng mga grupo ng mga taong trabahador na gamit lang ang kanilang mga kamay at mga sinaunang mga tools o kagamitan ng mga 1,300 taon na ang nakakaraan. Ito ay direktang mga naiukit o naikurba mula sa gilid ng bundok na bato na ang proyektong iyon ay mas mahirap gawin dahil sa problematikong lokasyon nito.
Ang kamangha-manghang templo nito ay may isa pang kapatid na templo na ipinatayo sa bandang timog ng India na kilala sa tawag na Tuvankol. Bagamat ang templo ay medyo maliit, subalit mukhang inabando na bago pa ito tuluyang matapos. Number 1, ang Pompeii, Italy. Napakarami mga nakakatakot na mga kwento patungkol sa mga sinaunang kasaysayan. Subalit, ang isa sa pinakanakakatakot dito na paulit-ulit pa rin binabalikan ng napakarami ay ang istorya ng Pompeii. Ito ang siyudad na naitayo sa isang malusog na kapatagan malapit sa paanan ng vulkan ng Mount Vesuvius. Noong ang vulkan ay sumabog, ito ay isang malaking sorpresa sa mga taong naninirahan doon at kung kaya't ang buong syudad ay natabunan ng mga abo mula sa vulkan at iniwan itong perpektong nakapreserve ng daang-daang taon. Sa ngayon, ang karamihan sa lugar nito ay unti-unti nang nabubungkal at makikitang isang masaklap at malungkot na kasaysayan at maraming tao ang mga nakaprozen o mga naging malabatong estatwa sa paglipas ng panahon. Habang ang mga tao ay unti-unting binubungkal ang sinaunang syudad na ito, ang ibang mga kakaibang bagay ay nakikita at lumalabas. Dahil sa kung papaanong ito ay nailibing, ang lahat ng mga nakaligtas mula sa pagkakalibing dito ay nasa magaling na kalagayan at hugis at maayos na nakapreserve na isang masasabing himala sa napakaraming paraan. Ang mas nakakapanabik pa dito ay dahil maraming mga interesado mga bagay na nandoon sa syudad na kanilang natagpuan na talagang mapapaisip ka na lang kung ano nga bang klaseng syudad ang Pompeii. Halimbawa na lang, mayroong estatwa doon ng mga reproductive organs, mga graffiti, mga nagdaramihang drawing at sulatin sa mga pader, mga kaayusan ng mga bagay-bagay na hindi mo maintindihan, at marami pang iba. Anong ibig sabihin ng mga iyon? Bakit mayroong mga ganun ang mga mamamayan ng syudad ng Pompeii? Isang katotohanan na ang mga iyon ay hindi dokumentado sa aklat ng kanilang kasaysayan. Subalit, pinaniniwalaan na ang mga mamamayan ng Pompeii ay pinarusahan ng mga Diyos. Habang nandoon pa rin ang maraming mga istorya at mga dokumentadong ulat patungkol sa Pompeii na ipapakita pa rin dito na kahit na ang mga kasaysayan nito ay naisulat ng mga taong nakaligtas mula sa masalimuot na sakuna nito, subalit hindi pa rin iyon nangangahulugan na sinasabi nilang lahat ang buong katotohanan dito. So, anong masasabi mo sa mga syudad at estrukturang nandito? May balak ka bang bisitahin ang isa sa mga ito? I-comment mo dyan sa ibaba ng video para alam namin. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sumuli. Bye!